Mula sa buwagang pambalitaan ng UNTV, si Asher Kadapan Jr. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan, ipatutupad sa unang linggo ng Oktubre. Ilang transport groups ikinatuwa ang pag-aproba ng LTFRB sa kanilang kahilingan. Plebisito para hatiin sa dalawang lalawigan ng probinsya ng Maguindanao, isinasagawa ngayong araw. Iba't ibang grupo nakiisa sa paglilinis ng mga coastal areas sa bansa, kaalinsabay ng pagdiriwang ng International Cleanup Day ngayong araw. At panoorin mga kwelang pangyayari sa eskwelahan ngayong balik face-to-face na ang klase at National Teachers Month. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang dagdag singil sa pasahe sa ilang mga public utility vehicle na posibleng ipatupad sa unang linggo ng Oktubre. Pinayagan ng LTFRB ang petisyon sa dagdag pasahe kasunod ng makailang ulit na oil price hike ngayong taon. Ito ang balita. Matapos ang mabusising deliberasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, pinayagan na ang pagpapatupad ng dagdag singil sa pamasahe sa ilang mga pampublikong sasakyan. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Cheloy Garafil, ito ang naging desisyon ng board sa mga petisyong inihain ng ilang transport groups bunsod ng makailang ulit na oil price hike na ipinatupad ngayong taon. Paliwanag ng opisyal, dumaan sa masusing konsultasyon na naging desisyon ng LTFRB kung saan binalanse ang parehong interes ng mga driver at operator, gayon din ang kapakanan ng mga commuter. We tried to really get the right balance doon sa ating naging resolution, and we hope nga na at least with this decision, address natin yung need ng ating mga drivers and operators, and at the same time, hindi naman tayo magkakaroon ng malaking impact doon sa mga ating mananakay at sa ating ekonomiya. Base sa inaprubahang fare hike, tataas ng piso ang minimum na pasahe o ang unang 4 na kilometro ng tradisyonal at modern jeepneys. Ibig sabihin, 12 pesos na ang minimum fare sa tradisyonal na jeep habang 14 pesos naman ang sa modernong jeep. 30 centavos naman sa kada susunod na kilometro ang madaragdag sa singil ng mga tradisyonal na jeep at 40 centavos naman ang sa modern jeepneys. Para naman sa mga public utility bus, magkakaroon ng 2 pisong dagdag sa fare base o ang unang 5 kilometro. Sakop nito ang city maging ang mga provincial bus, habang 35 centavos hanggang 50 centavos naman ang dagdag singil sa kada susunod na kilometro. Maging ang mga taxi at transport network vehicle services o TNVS, pinayagan rin na magtaas ng pamasahe. 5 pesos ang inaprubahan ng LTFRB na dagdag singil sa flag down rate. Kaya naman magiging 45 pesos na ang flag down rate para sa mga sedan na taxi at TNVS. 55 pesos naman kung mga AUV o SUV ang modelo ng sasakyan at 35 pesos naman kung hatchback type na TNVS. Wala namang dagdag sa kanilang succeeding kilometers. Ipinaliwanag naman ng LTFRB na bagaman inaprubahan nila ang taas pasahe sa halos lahat ng uri ng mga PUV, mas mababa pa rin ang halagang pinayagan kaysa sa aktual na hiniling ng mga transport group. Hindi natin talaga binigay lahat yung kanilang hiningi kasi nga we have to consider then the biggest factor ng aming decision is the commuter, yung kanilang ability to bear this burden. Kasi talagang ang mga mananakay ang sasagot lahat ng pagtaas na ito. Kaya that's a big factor. And also, yung effect ng ating increase sa inflation at sa ating ekonomiya. Para naman sa ilang transport groups, malaking tulong na rin ito para sa mga driver at operator ng mga PUV. Okay, malaking tulong na sa aming anay at kaya sa walang increase. May nakuha na tayo kahit paano at tulong na malaki ito sa mga jeepney drivers. Itong increase na ito ay hindi sapat para mapunuan lahat yung aming pangangailangan. Pero ito malaking tulong na ito para makahinga lang kami, at least makasurvive kami ngayon na panahon ng napakataas na mga gastusin para sa pag-operate ng bus.
Ayon sa LTFRB, ipatutupad ang dagdag pasahe 15 araw makalipas ang pagpapalathan nito sa mga pahayagan o sa unang linggo ng Oktubre. Mananatili namang epektibo ang pagpapatupad ng 20% discount sa pasahe ng mga estudyante, senior citizens at persons with disability. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Good news naman sa mga motorista, posibleng magpatupad ng bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Batay sa forecast ng ilang oil industry players, maaaring bumaba ang presyo ng diesel mula 2 pesos and 80 centavos hanggang 3 pesos and 10 centavos per liter sa susunod na linggo. 3 pesos per liter naman sa kerosene, yun lang, tataas naman ng 30 hanggang 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Noong nakaraan, dalawang magkasunod na linggo na nagpatupad ng oil price rollback ang mga kumpanya ng langis, bunsod ng bumababang demand sa world market. Magsasagawa ng job fair ang Department of Transportation sa Calamba City ngayong buwan. Ayon kay DOTR Undersecretary for Rail Cesar Chavez, nangangailangan sila ng aabot sa 12,000 na trabahador para sa ongoing constructions ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway projects. Ang mga ito ay construction workers, mason, civil at mechanical engineers, architects at project developers. Nagsagawa ngayong araw ng special job fair ang Department of Migrant Workers para sa mga kababayan natin na biktima ng illegal recruitment. Sa opisyal na post ng DMW, sinabi ng ahensya na nasa 250 job seekers ang naging bahagi ng special job fair. Kasama sa mga lumahok sa job fair ang mga lisensyadong recruitment agencies at kabilang sa mga trabaho na kanilang iniaalok ang cleaners, restaurant workers, carpenters at iba pang job offers. Ito ay mula sa mga bansang New Zealand, Qatar, Saudi Arabia at Japan. Bukod sa job fair, may inilaan din ang DMW na free legal assistance para sa mga biktima na nais maghain ng reklamo laban sa mga illegal recruiter. Dumadami ang mga bansang nangangailangan ng Filipino nurses gaya ng Estados Unidos at Singapore. Ang alok na sweldo sa nurses sa US aabot sa $5,000 o halos 300,000 pesos kada buwan. Ayon sa Department of Migrant Workers, malapit nang maabot ang 7,500 na deployment cap ng healthcare workers ngayong taon. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, mahigit 6,600 na ang nakaalis sa bansa na Filipino nurses at nagtrabaho sa iba't ibang mga bansa. Sa isang talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Nurses Association, sinabi nito na posibleng taasan pa ang deployment cap. Sa isang pahayag naman ng Philippine Nurses Association, dapat aniyang itaas muna ang deployment cap. Ito'y habang inaayos pa ng pamahalaan ng issue sa mababang sahod at mga hindi pa nababayarang benepisyo sa mga healthcare workers sa bansa, lalo na ang mga nakatalaga bilang frontliners ngayong may pandemya. Isinasagawa ngayong araw ang plebisito sa probinsya ng Maguindanao. Layon ito na hatiin ang probinsya sa dalawang lalawigan. Umaasa naman ang Commission on Elections o COMELEC na maging maayos at payapa ang buong proseso. Ito ang balita ni Dante Amento live. Yes, Dante? Yes, Asher, inaasahang bukas ay magkakaroon na nga ng resulta at maipuproklama na rin kung ano ang manalo sa plebisito. Nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang plebisito sa Maguindanao na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Layon ito, nahatiin sa dalawa ang Maguindanao Province o Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, alinsunod sa Republic Act 11550 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong May 27, 2021. Yes or no lamang, Asher, ang sagot sa plebisito sa tanong kung pabor ba ang mga residente na hatiin ang Maguindanao. Kapag nanalo ang botong yes, 12 bayan ang bubuo sa Maguindanao del Norte, kabilang na ang Barira, Buldon,
at Dato Blana Sinsuat. Samantala, 24 na bayan naman sa Maguindanao del Sur kasama na ang Dato Abdullah Sangki, Dato Anggal Midtimbang at Dato Hopper Ampatuan. Pero kung mananalo yung no, mananatili ang kasalukuyang probinsya ng Maguindanao, mahigit 8,000 ang inaasahang o mahigit 800,000 ang inaasahang buboto na rehistradong botante sa mahigit 400 voting centers. Pero batay sa pagtaya ng COMELEC, umaasa sila na magkaroon o aabot sa kahit 60% man lamang ang turnout ng plebisito. Nasa 89.1 million pesos ang pondo para rito, pero hindi ito manggagaling sa COMELEC kundi sa provincial government ng Maguindanao. Thank you for the support of the LGU. The success of the plebiscite is heavily on the support, especially financial support ng LGU, kasi kayo naman yung gumagastos for the conduct of the plebiscite. Mahigit 3,000 pulis at sundalo ang idineploy para magbantay para masigurong ligtas ang tauhan ng COMELEC, mga guro at botante. Apela din ng COMELEC na sana maging payapa at maayos ang pagsasagawa ng plebisito. Ang request ko lang po, sana paprotektahan yung ating po mga guro na nagsisilbi sa ating mga presinto. At lalo-lalo na rin po yung aming mga election officers at election assistants. Ganun po ka-importante sa amin. Una nang natapos ng COMELEC ang plebisito sa Sarangani noong August 20, 2022 para gawing regular na barangay ang Kanaan na sakop ng Alabel. September 3 ay sa Calaca, Batangas at mayroon pang isa sa October 8 naman dyan sa Ormoc City, Leyte. Pero sinabi rin ng COMELEC na sakaling hindi matutuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections sa December 5 ay tututukan ng COMELEC yung pagsasagawa ng mga plebisito sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Asher? Dati, ano ang magiging epekto sa panunungkulan ng mga opisyal gaya ng mga incumbent governor at vice governor kung mahati na ang Maguindanao? Saan sila mapupunta? Yes, Asher, kapag nanalo ang botong yes, no, o tuloy yung paghahati sa Maguindanao, ang incumbent o itong kasalukuyang gobernador ng undivided o kasalukuyang Maguindanao na si Mariam Mangundadato ay siya yung maging kauna-unahang gobernador ng Maguindanao del Sur. So yung incumbent ngayon mapupunta sa Maguindanao del Sur. At yun namang incumbent vice governor na si Annie Sinsuat ay magiging gobernador ng Maguindanao del Norte. At yun namang number one nilang miyembro ng sangguniang panlalawigan ay maging vice governor. Ang iba namang mga pwesto o yung mga mababakanting miyembro ng sangguniang panlalawigan ay appoint ng ating Pangulo. Pero kung hindi nga mananalo yung botong yes answer o no ang mananalo status quo, ibig sabihin mananatili ang kasalukuyang probinsya at gayon din ang kanilang mga incumbent government official. Answer. Maraming salamat Dante Amento live mula sa Quezon City. Walang nakikitang banta ng karahasan ng Philippine National Police sa isinasagawang plebisito ngayong araw sa Maguindanao Province. Ang plebisito ay para hatiin sa dalawang probinsya ang Maguindanao. Naka-alerto ang mahigit 1,000 pulis na naka-deploy sa mga presinto at paligid, lalo na sa mga bayan na may naitalang insidente na ng karahasan. Positibo rin ang ilang residente sa Maguindanao na makararanas sila ng mas maunlad na buhay kung sakaling matuloy ang paghahati ng kanilang probinsya. Ayon sa lokal na pamahalaan, sakaling mahati ang probinsya ng Maguindanao, mas matututukan din ang pangangailangan ng mga nakatira sa malalayong lugar, lalo na ang mga indigenous people. Balik sa moderate risk ng COVID-19 ang Metro Manila. Sabi ng Department of Health, posibleng ibalik ang mandatory face mask sa outdoor public spaces kung tataas muli ang kaso ng COVID-19. Ito ang balita ni JP Nunez. Magpupulong ang World Health Organization sa darating na Oktubre. Isa sa maaaring pag-usapan ay kung pananatilihin pa rin ang deklarasyon na isang public health emergency of international concern ang COVID-19 pandemic. Sabi ni WHO Director General Tedros Ghebreyesus na tatanaw na ng WHO ang malapit na pagtatapos ng pandemya dulot ng COVID-19. We have never been in a better position to end the pandemic.
We're not there yet, but the end is in sight. Sinang-ayuna naman ito ni Department of Health Officer in Charge Yusek Maria Rosario Vergere. We agree with Dr. Tedros. Globally, pag tinignan natin, base sa mga statistics ngayon, base sa coverage ng immunization all over the world, mukhang we are seeing the light at the end of this tunnel. Pero dito sa Pilipinas, pag tinignan natin, ako personally, no, and even the department feels na we are seeing na mukhang matatapos na nga, pero kailangan handa tayo. Pero kapwa babala ng WHO at DOH sa publiko, huwag munang magpakampante. Dapat pa ring mag-ingat at magpabakuna at booster shot. We can see the finish line. We are in a winning position. But now is the worst time to stop running. Now is the time to run harder and make sure we cross the line and reap the rewards of all our hard work. Habang hindi pa idinedeklara ang pagtatapos ng COVID-19 pandemic at paglipat sa endemic stage, nagbigay ng mga rekomendasyon ang WHO sa mga bansa. Isa na rito ang pag-abot sa 100% vaccination ng mga health workers at mga matatanda, panatilihin ang ginagawang COVID testing at surveillance ng mga nahahawa ng sakit. May nakahandang plano ang mga bansa sakaling magkaroon muli ng surges. May kumpletong supplies laban sa COVID-19 at mga health workers na haharap sa mga ospital. Gayun din na dapat maproteksyonan ang mga health workers at maging non-COVID patients sa mga ospital. Dapat ay klarong na ipababatid sa publiko ang mga pagbabago sa mga protocol kaugnay ng pandemya. At panghuli, may sapat na kaalaman ang mga health workers upang sugpuin ang misinformation na kumakalat sa mga digital platform. Ayon sa DOH, batay sa klasifikasyon ng mga eksperto, ang kahulugan ng endemic stage ay ang pagkakaroon ng stable na mga kaso ng COVID-19, mabababang bilang ng mga nasasawi at mataas na immunity ng publiko upang labanan ang sakit. Sa ngayon, bagaman stable ang mga kaso sa Pilipinas, mayroon pa rin ang mangilan-ngilan na binabawian ng buhay dahil sa COVID. Sabi ng DOH, papunta na rin sa endemic stage ang Pilipinas, subalit may mga kailangan pang ayusin sa health system ng bansa. The shift from a pandemic to an endemic state should be announced and pronounced also by the Department of Health recommending to the President. Samantala, balik naman sa moderate risk ang Metro Manila. Tumaas sa 15.3% ang positivity rate sa NCR as of September 15. Mas mataas ito sa 12.9% noong nakaraang linggo at 14.5% noong September 14. Bagamat bahagyang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa ilang lugar sa bansa, sabi ng DOH na nananatiling mababa pa rin ang healthcare utilization rate sa mga ospital sa bansa. Simula noong Lunes, inaprubahan na ng Pangulo ang pagluluwag ng face mask sa mga outdoor settings. Ayon sa mga eksperto, senyalis ito na papunta na sa endemic stage ang Pilipinas. Ang pagluwag ng mask mandate, no, actually recognizes that this is endemic already. In the same way that we recognize that dengue and measles and all of these other diseases are endemic and yet we don't let their presence stop the way we interact with each other in communities. Sabi ng isa pang infectious disease expert, hindi maisasantabi ang posibilidad na muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong niluwagan na ang face mask mandate. Anytime magre-relax ka ng mga public health standards, there's always the risk na tataas yung number of cases. Kung tatanungin ang mga Pilipino, sabi ng Okta Research Group, batay sa kanilang survey, 60 hanggang 70% ng mga Pinoy magsusuot pa rin ng face mask kahit voluntaryo na lang ito. Pero kung sisirit muli ang kaso ng COVID-19, maaaring ibalik uli ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Where pagdating natin ng alert level 3 and we see that there is continuous increase in cases, there is increasing admission in our hospitals based on the threshold set forth in alert level 3. And then we will be recommending to IATF to recommend to the President that we then again use our mask and mandate it outdoors. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Tumaas ang naitalang bagong kaso ng COVID-19. Batay sa datos ng Department of Health, umabot sa 2,619 ang new COVID-19 cases kahapon. Mas mataas sa 2,141 cases noong Webes. 26,363 ang active cases o nagpapagaling pa sa virus sa ngayon sa Pilipinas. 32 ang nadagdag sa mga namatay at 1,074 naman ang gumaling. Suportado ng Department of Health ang pagpapatuloy ng work from home arrangement dahil naniniwala ang kagawaran na makatutulong ito upang makaiwas sa pagkahawa sa sakit ang mga manggagawa. Iminungkahi naman ngayon sa pamahalaan ng isang grupo ng mga negosyante na gawing 70:30 ang work ratio kung saan 70% ng mga empleyado ang papasok ng pisikal sa trabaho habang 30% naman ang naka-work from home. Ito ang balita ni JP Nunez. Malaking ginhawa ang work from home setup para kay Kimberly Madlang Bayan, empleyado sa isang business processing outsourcing o BPO company. Bukod sa bawas ang kanyang pangamba sa posibilidad na mahawa siya ng COVID-19, hindi na rin niya inaalala ang hirap na babakahin sa araw-araw na pagkukommute papasok ng trabaho. Mas convenient sa akin kasi pwede akong gumising an hour or two before mag-start yung shift ko. So compared doon sa dati na sobrang tagal ng iaalat kong time pagkagising to prepare tapos magko-commute. Naniniwala si Kimberly na hanggat nagagawa naman niya ng maayos ang kanyang trabaho, kahit nasa bahay, makatwiran lamang na ituloy pa rin ang work from home setup. Working from home gave me freedom and convenience as well. So as long as we get the job done, nakaka-log in kami sa trabaho namin on time and then we complete the tasks. I don't see any problem with that and it's very beneficial sa amin as employees. Pero sa pananaw ni Advisory Council of Experts at Go Negosyo founder Joey Concepcion, dapat pa rin balansihin ang work from home policy. Anya, makatutulong ito upang sumigla ang ekonomiya ng bansa, lalo pa ngayon na mahina ang palitan ng piso kontra dolyar. Suwestyon ni Concepcion sa pamahalaan gawing 70:30 ang work ratio, kung saan 70% ng mga empleyado ang pisikal na papasok sa trabaho habang 30% naman ang naka-work from home. My own view is that ideally, I'd like everybody to work already in the office. Why? Because I think not only that it will help the economy because more mobility, but I think we have to learn to live life. Now there are certain exceptions to those who can really work from home, no? But then again, we have to balance it. So that's why our group came up with this suggestion of recommending 70-30 work from home. Pero kung ang Department of Health ang tatanungin, suportado ng kagawaran ang pagpapatuloy ng work from home setup. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, may makukuhang benepisyo sa kalusugan kung sa bahay na lamang magtatrabaho ang ibang mga manggagawa. So ito pong work from home will help us not just during this COVID-19 situation, but also for the other diseases as well. Because we know that more interaction, there is more transmission of diseases. So kung kaya naman pong magtrabaho sa bahay, ang atin pong mga employees at pinapayagan naman at ito naman po ay makakapag-deliver ng the same output as what they have when they are physically present, the DOH is all for this. Nauna ng pinayagan ng Fiscal Incentives Review Board na ituloy pa rin ang work from home scheme sa mga BPO companies. Piniyak naman ng board na makukuha pa rin ng mga empleyado sa BPOs ang kanilang tax incentives. Kinakailangan lamang na magrehistro ang mga ito sa Board of Investments mula sa Philippine Economic Zone Authority upang makuha ang naturang benepisyo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang United Nations World Food Program Chief na si David Beasley na nahaharap ang mundo sa isang matinding global emergency kung saan naabot sa 345 million ng mga tao ang nakararanas ng acute food insecurity, partikular na sa 82 mga bansa.
70 milyon naman ang malapit ng magutom dahil sa nangyayaring giyera sa Ukraine. Ang mga bilang na ito, mahigit sa doble ang itinaas kung ikukumpara bago manalasa ang COVID-19 pandemic noong 2020. Ayon naman kay UN Humanitarian Chief Martin Griffiths, resulta ang malawakan at tumitinding food insecurity ng mga kaguluhan at karahasan na pumapaslang at sumusugat sa mga sibilyan. Ito rin ang dahilan kung bakit napipilitan ang mga mamamayang umalis sa kanilang mga lupain kung saan sila naghahanap buhay at kumukuha ng makakain. Nagbubunga naman ito ng mababang or pababang ekonomiya at nagtataas ang gastusin na hindi na kaya ng mga tao. Nagpulong sina Indian Prime Minister Narendra Modi at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng regional na Shanghai Cooperation Organization Summit sa Samarkand, Uzbekistan. Dito sinabi ni Modi kay Putin na hindi ngayon ang oras para sa giyera. Ito ang kauna-unahang face-to-face meeting ng dalawang simula ng lusubin ng Moscow ang Ukraine noong Pebrero. Sa mga nakalipas na pagkakataon, umiiwas ang India na direktang tuligsain ang Russia sa ginawa nito sa Ukraine. Subalit sa pagkaharap ng dalawang lider, binigyang diin ni Modi ang kahalagahan ng demokrasya, diplomasya at dialogo. Matagal na ang ugnayan ng mga or ng New Delhi at Moscow at nananatiling Russia ang pinakamalaking arms supplier ng India. Kinumpirma ng China ang unang kaso nito ng monkeypox araw ng Biyernes, September 16. Galing ang pasyente sa ibang bansa at kadarating lang ng China, kaya itinuturing ang kasong imported infection. Ayon sa health authority sa Chongqing City, nagpakita ito ng sintomas ng sakit habang naka-quarantine para sa COVID-19 tulad ng skin rash. Sa ilalim ng zero COVID policy ng China, lahat ng pumapasok sa bansa dapat kumpletuhin ang 1 hanggang 2 linggong isolation period. Nasa stable condition naman ang pasyente at agad na isinailalim sa isolation pagkapasok sa lungsod. Wala ring traces ng social transmission at mababa ang banta ng pagkahawa ng iba ayon sa mga otoridad. Lumabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagong or bagyong Josie. Alas 10 kagabi bago ito naging isang super typhoon, papunta na ng bansang Japan ang super typhoon Josie. Ayon sa State Weather Bureau Pag-asa, alas 11 kagabi namataan ito 1,375 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso na 230 kilometers per hour. Bagaman lumabas na ng par ang Super Typhoon Josie, napalakas naman nito ang habagat. Maaaring magdulot pa rin ito ng pag-ulan sa Western Visayas at bahaging kanluran ng Southern Luzon. Sa susunod na 24 na oras, makararanas din ng pagbugso hanggang sa malalakas na hangin ang mga baybayin at bulubunduking bahagi ng Visayas, Mimaropa at Bicol Region. Sabay-sabay na naglinis ng coastal areas ang iba't ibang mga grupo ngayong araw kaalinsabay ng National Cleanup Month at International Cleanup Day. Kasama sa mga grupong nanguna ang Philippine Coast Guard kung saan tumulong ang mga ito na alisin ang mga basurang inanod sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Maging ang mga lokal na pamahalaan na kaisa rin sa International Cleanup Day. Sa Abukay, Bataan, nagtulong-tulong ang mga residente na tanggalin ang mga plastic, straw at iba pang mga basura na nakaharang sa mga daanan ng tubig. Habang ang mga taga Allen Northern Samar, sama-sama ring naglinis ng mga basura sa coastal areas sa kanilang lugar. Bukod sa mga LGU, maging ang mga estudyante at guro sa ilang mga paaralan ay kasama rin sa mga nag-participate sa isinasagawang cleanup drive ngayong araw. Pinangunahan naman ni Senator Cynthia Villar ang Coastal Cleanup Drive ngayong araw sa Las Piñas, Parañaque Critical Habitat o LPP-CHEA bilang pakiisa pa rin sa International Cleanup Day.
Sa kanyang mensahe, binigyan din ng senadora ang kahalagahan ng pangangalaga sa mga coastal areas upang maiwasan ang mga pagbaha na pangunahing problema ng mga LGU. Ipinunto rin nito ang mahalagang papel ng mga wetland gaya ng LLPCHEA bilang isang ecotourism area. One of our biggest problem is flooding, di ba? Nadidinig nyo na yan ang problema ng mga LGUs. So, pag napalinis natin ito, di walang flooding sa Las Piñas, Parañaque. That is very important to the population. They have to come here to learn about it. And this will become an ecotourism area. Na ang mga bata, pupunta dito mga students, and they will go to the museum to see the 8 wetland of international importance in the Philippines. And at the same time, a lecture series dun sa hall para kung may gusto silang malaman, di matututunan nila yon. So bata pa sila, alam na nila na it's very important to protect the environment. Sumailalim sa 3 araw na emergency medical responders training and training on trainers ang ilang UNTV News and Rescue responders sa Mindanao. Layunin ng pagsasanay na mapataas ang kanilang kakayahan sa pagligtas ng buhay at upang makapagbahagi din ng mga kaalaman sa pagbibigay ng paunang lunas, particular na sa mga kababayan natin sa dako ng Mindanao. Ito ang balita ni Lucille Loren. Kasi ang isa sa bili ni Kuya ay mapalawak pa ang nabibigyan ng serbisyo ng UNTV News and Rescue. Hindi lang sa pagliligtas ng buhay, sa pagre-rescue per se, but doon sa educational aspect, accident prevention, disaster preparedness. Kaisa ang UNTV News and Rescue Mindanao sa isinusulong na advokasya ni Kuya Daniel Razon na mas mapalawak ang pagbibigay serbisyo sa publiko. Kaya mula sa iba't ibang dako, nagtipon-tipon ang ilang Mindanaon UNTV News and Rescue responders sa Davao City upang sumailalim sa 3 araw na Emergency Medical Responders Training and Training on Trainers. Sa pagsasanay, mas pinataas ang kanilang kakayahan sa pagligtas ng buhay upang sila ay maging instructor at makatuwang sa pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa first aid management sa kanilang mga dako. Isa din sa naging konsepto bakit talaga binubuo natin at pinalalakas natin yung mga iba't ibang instructors natin per region. Dahil syempre, sila yung mga taga doon. So yung dialect, mas madali nilang maire-relay yung mga information, yung mga lectures na kailangan na matutunan. Nabuo rin ang konsepto na magkaroon ng mas maraming instructor ang UNTV News and Rescue dahil sa dumaraming mga kababayan natin ang humihingi ng tulong sa UNTV upang sila ay mabigyan ng kaalaman tungkol sa paunang pagbibigay ng lunas. Marami na kasi ang nagre-request sa atin, not only within our institution but also yung mga schools, yung mga iba't ibang rescue groups, yung iba't ibang mga company na nais din matuto. Sa unang araw ng pagsasanay, nakatoon ang training sa patient assessment, tractioning procedure, oxygen therapy, at vital signs. Sa ikalawang araw ay nagkaroon ng pag-aaral kung ano-ano ang mga dapat ihanda upang maging isang ganap na instructor. At sa ikatatlong araw, sumailalim sa pagsusulit at return demo ang mga participants sa pagtuturo ng first aid at basic life support. Actually, very worth it po ang pagpunta namin dito. Kami po ay nanggaling sa Agusan del Norte, particular in Butuan City. Napaganda po ang amin pong natutunan pagdating po dito dahil yung basic na amin pong nalaman sa first aid ay nadagdagan po ng mga panibagong kalaman na magagamit po natin sa pagtulong po natin sa ating mga kababayan. As a barangay responder, niya karon na himo kong instructor, associate instructor di sa UNTV, dako kay sigtabang mahitungod sa kontrabaho. Tungod kay daghan jud siyang nadungang nga skill. Napakalaking tulong po nito sa atin pong komunidad dahil lalo na po dito sa rehiyon ng Mindanao, alam naman po natin kung gaano kalawak at ang pangangailangan ng medical care ng ating mga kapwa-tao. Bago maging ganap na instructor ng UNTV News and Rescue ang mga participants, kailangang magkaroon muna sila ng sapat na bilang ng pagtuturo.
Sa layunin pa rin na mapalawak ang pagbibigay serbisyo sa publiko, sinisimula na ng UNTV News and Rescue ang pagtatayo ng hub sa bawat rehiyon sa bansa. So, awa ng Diyos, sinisimula na po at unti-unti na rin binubuo yung ating pong mga regional hubs ng sa gayon ay mapalakas natin na kakaalinsabay ng ating pong mga iba't ibang departments but also sa ating din pong mga sa rescue. Let us unite yung mga teams natin doon sa Luzon, sa Visayas, and sa Mindanao para mas maraming magbabantay, mas maraming aalalay, mas maraming tututok doon sa mga kasama natin. At nasa gayon, mas marami pa tayong marirecruit na mga makakasama natin. Lucille Uren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing silang ikalawang magulang na mga batang mag-aaral. Dilingid sa ating kaalaman ang kanilang sakripisyo at dedikasyon sa paaralan. Kaya ngayong buwan ng National Teachers Month, panoorin natin ang sakripisyo ng mga guro sa paaralan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Ngayong buwan ng Setyembre, ipinagdiriwang ang National Teachers Month. Kaya naman si Ma'am at Sir ang bida ngayon sa ating kwento. Pero bago natin simulan ang istorya, abay mag-warm up muna tayo sa mga the moves ni Ma'am na minsan ay teacher o di naman kaya ay dancer. Kaya naman sino ang hindi maiinggan yung pumasok sa school kung sa umpisa pa lang ng klase, ganito na kasaya ang madadatnan mo. Ang mga estudyante sa St. Joseph Academy sa Sariyaya, Quezon Province, ang pumasok sa eskwela ay excited na sila. Bit-bit ang kanilang kakaibang bag dahil sabi daw kasi ni Ma'am at Sir, may no bag challenge sa kanila. Agad namang kumasa ang magkakaeskwela at ibinida ang produkto ng manlilikhaing kaisipan nila. May naglagay sa case ng inumin o alak. Paglilinaw lang daw, wala siyang dalang alak sa eskwela at hindi siya ang uminom ng alak noon. Habang isang grupo ng kababaihan, bit-bit ang lagayan ng pintura, ice box at plastic bags. Malaturisa naman ang dating na traveling bag pa ang pinaglagyan ng gamit niya. Palamigan ng soft drinks at lumang microwave ang bag ng dalawang ito. Kung makaluma ka naman, abay, bayong ang gamitin mo. Hindi po sabungan ang pupuntahan kundi eskwelahan sa dala nitong box na panabong na manok. Bukod pa diyan, meron namang kulungan ng aso, screen ng electric fan, sako ng bigas at kung walang wala talaga, waste bag ang pinaglagyan ng gamit pang eskwela. Hindi naman papahuli ang Dipakulaw National High School sa Aurora sa challenge. Abay ma'am, underwear bag yarn? Mala Ninja Turtle naman ang peg ni kuya sa batya at palanggana na bag. Lagot ka sa nanay mo, di daw nakapaglaba dahil dyan. Pero ang batang si Michi, unicycle ang gamit sa pagpasok sa eskwela. Ayon sa video uploader na si Jonathan Paa, naawa umano siya sa bata dahil araw-araw niyang nakikita na sakay-sakay sa kanyang unicycle. Bit-bit ang kanyang mga libro at bag, kaya niya ito in-upload sa social media. Kaya kung di mo pa kayang harapin ang buhay estudyante, uwi na lang tayo, sabi ng batang are. Kaya hala ma'am, habulin natin ang ating estudyante. Pero, ba't ka nga naman magagalit? Tanong ni Ma'am Rio Peña ng Caloocan Elementary School. Na dinadaan sa rap ang pakikipag-usap sa mga batang mag-aaral, lalo na during attendance. Okay? 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 Pero walang tatalo pa sa turo ni Sir na karate. Self-defense, ika nga niya. Ay, self-defense nga. Galing naman ni Sir. Ang lahat po ng videong inyong nakita ay hindi layon para pagtawanan sila, kundi pagbibigay pugay sa mga guro na sa kabila ng sakripisyong kanilang nararanasan, atin silang kinikilala at ipinagmamalaki. Dahil bilang pangalawang magulang, eh hindi nga biro magkaroon ng anak na higit pa sa 30 bawat klase.
At kahit sila'y pagod at sobra ang pagtitiis sa kakulitan ng mga estudyante, nandyan pa rin sila, nakangiti at pinipilit tulungan mahubog ang mga estudyante mula sa kamusmusan hanggang sa tumungtong sa magandang kinabukasan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 143 Gs na nagsasabi, "Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang iyong espiritu ay mabuti. Patnubayan mo ako sa lupain ng katwiran." Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong Sabado o araw ng Sabado. Naming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Asher Kadapan Jr. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali!